Diretsahan tayo. This is your first term, going to second term. And how's the feeling of being a public servant? It's really challenging. Kasi there are so many problems really ahead of us na kailangan naming isolve sa madaling panahon. Una, I cannot do this alone. How to reform, I need the help of every civil servants in our city. So, ang challenge ko doon, ang paano ko sila hihikayatin na isulong yung mga magagandang programa na isinusulong namin sa ngayon. Kumusta po ang bayan ng ang City of Borongan before? Ano yung mga pagsubok at hindi mo malilimutan at nagiging patuloy na naging concern mo hanggang sa ngayon? Una sa lahat ang inequality and then ang kawalan ng serbisyo ng pamahalaan, lalo-lalo na sa mga upland barangays na kung saan na isa rin sa mga reason kung bakit ang isang mamamayan o isang tao ay pwedeng makumbinsi ng kabila. I mean to say, New People's Army? Yes, New People's Army. In 2019, naging sunod-sunod ang pagsubok ng hinarap nyo sa inyong bayan. And to think 2019 ka naging mayor, just a few months after, nagulantang ang lahat, no? Merong nangyaring hindi maganda kung saan 6 ang napatay at 23 ang sugatan ng mga sundalo sa isang liblib mo na barangay. Tell us something, what happened? It was really shocking and it was terrifying at the same time because I never expect na gagawin nila yon in our territory. Alam mo naman ang lokasyon ng Borongan. We are popular as a typhoon ravage area and then another paano na naman kami na may mga terorista rito. So who would come to visit us? So and then it would not be good for our economy. Yung barbaric na ginawa na pambubomba. Nagpapatrol ang mga sundalo. Nagpapatrol yung sundalo sa bundok. And then suddenly binomba sila. And then nahirapan din i-retrieve yung mga bodies at saka yung mga survivors. At saka nung makita ko yung kagimbal-gimbal na tsura ng mga injury, talaga kawawa. Before nangyari yun, wala yung mga sundalo for so long a time kasi dinala yata yung mga sundalo natin sa Marawi and then nagkaroon ng gap sa security dito sa Eastern Samar, lalong-lalo dito sa area ninyo. How did you feel during that time na parang kulang kayo ng sundalo? Vulnerable. Okay. Kailangan na dapat naming punuan ang kakulangan na yon. And I was very thankful nung banggitin sa akin ni Colonel Lelina at saka ni General Ligayo na if the city is willing to host a battalion, and sabi ko, yeah, that's what we want. Okay. Kasi yung naririnig ko sa mga barangay, lalo na sa upland. Kasi before, way back in when I was still a councilor, SB member, merong detachment ang Philippine Army sa Bagong Baryo, okay. Sitio Bagong Baryo. And then suddenly, after that, pinall out sila. Alam namin ang situation rito. Presence alone ng ating mga armed forces, napakalaking moral booster. So wala ng military noon, kulang man ang military, and yet kulang din ang mga kapulisan ninyo. Indeed. When I assumed into office, I was briefed by our former Chief of Police, Lieutenant Colonel Leloha, that our workforce at that time, our police force at that time was only 38. And we have a population of almost 70,000. So the ratio of that, sabihin na lang natin, one policeman to every 1,000, kulang na kulang. Describe to us, Mayor, the situation ng barangay na kung saan nagkaroon ng insidente ng pambobomba. Bakit maraming mga NPA doon? Isa sa nakikita ko doon, ang kawalan ng serbisyo ng gobyerno. Malayo ba talaga yon? Malayo, malayo. At ang hirap puntahan. Bakit? Kailangan dumangka ng bangka. Rapids yung ilog na yon. Okay. So, bababa ka ng bangka, maglalakad ka, sasakay ka na naman, baba na naman. How many kilometers away, gaano katagal bago ka makarating doon kung magbangka ka lang? It will take you mga 6 hours. 6 hours. How these people bring their agricultural products to the mainland, it was also a challenge to them. Paano sila magproproduce ng pagkain na ang pagdadaanan ng goods nila, it will cost higher. Okay.
kasi walang roads. Ano? Sa matagal na panahon, hindi nararating ng gobyerno yon at hindi nadadaanan ng mga militar. Since nang umalis ang armed forces, ang Philippine Army noon, ituing, kung hindi ako nagkakamali, it was in 1998 siguro sila umalis at hindi na bumalik. And you can't blame the residents there na makumbinsi sila, ma-exploit sila ng New People's Army. Definitely. Why? As a government, as a mayor right now, why should I blame them? We don't address their core problem. Their core problem really there is the road leading to their place. Bintakin mo, ang bata doon hindi na nangangarap maging college. Kasi alam niya na hindi kaya silang gastusan ng kanilang parents. Although yes, it is free right now. Ang pamasa, hindi naman libre. Ang matrikula lang naman ang ribbon. But this is only a sitio, Mayor. Siguro ilan lang nakatira doon? Actually, yung sitio na to, mas marami to sa mainland ng barangay niya, mother barangay niya. Bakit? Kasi they are near to their farmlands. Yung kasi yung may mga farmlands doon na talagang planodo, conducive for agricultural development. So nagpapasalamat ka sa Armed Forces of the Philippines na magkaroon kayo ng isang battalion of army? Of course. Okay. Alam mo ba na magde-deploy sila ng mga militar doon sa sitio barrio na yun? Oh, yes, in one of our security briefing, it was divulged to us during our peace and order meeting. That's the plan. Sabi mo maraming mga naghihirap doon. You also know that maraming supporters ang NPA doon. They have no choice kasi sino naman ang police nga wala eh. Ni anino ng police? Polis ba pupunta doon sa Iraya? Hindi. So marami nang report sa iyo noon na may mga armado doon. May dumadaan na armado doon, pinupuntahan sila, hindi naman sila makahindi dahil takot na dahil may barel. Kung gusto man nilang isuplong, they have to travel almost 7 hours. And then, of course, pag nalaman ng sa nila sa kabila na sila ang nagsuplong, pwede silang patayin. And that's their fear. Ayon sa militar, after the incident, kaya naman daw nilang maghiganti. Bobombahin nila yung mga rebel. But they did not do that. Kasi bago ka makarating doon sa barangay na yon or sitio na yon, marami pang dadaanan ng mga baryo. And they were thinking na mas marami pang magbuwis ng buhay kapag kagagawin nila yon. And what they did was, nagkaroon sila ng isang programa na maging malapit sa mga baryo. Paano mo maisalarawan itong strategy ng Philippine Army? Actually, it is a good strategy. Kasi kapag binomba yun, in our one in a bar meeting. Pero pumapayag ka na bumbahin yun? No. Mm-hmm. No. Kasi mas lalo kaming matatalo. Inopen ng militar sa'yo yun? Yung strategy na yun. Not, na bumbahin? Not explicitly. Pero if you will read between the lines to solve the problem, of course, ganon. How did you oppose? Pangit kasi yun, na strategy. Okay. Let me govern first. I want the people, you know, to accept the government because of what the government is doing. Mm-hmm. Okay? Hindi yung persahan na through coercion. So, yung ginawang strategy ng militar... It was a good strategy. You were quite inspired. Indeed. It was. Ano yung mga ginagawa ng militar na medyo namulat ka, na nagkaroon ka na this is a turning point? Una sa lahat, yung sincerity ng Philippine Army. Lalo na yung brigade commander si General Ligayo. Okay. At saka si Colonel Lilina. Mm-hmm. Yung sincerity nila na they will help us. Di kami iwanan. Walang iwanan. That was my deal with them. The army right now is really professional. Mm-hmm. Makatao talaga. Mm-hmm. And then the good thing about this is that based on the feedback that relayed to me, tuwang-tuwa ang mga mamamayan doon. Issue 1-on-1.